So, pag-intercept siya, di yun. Yes, pwede. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakit ng PNP si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Agad siyang kinuna ng mugshot at fingerprints at dinala sa Baybay City Regional Trial Court para sa commitment order. Isinailalim muna siya sa medical check-up bago ikinulong sa provincial jail. Nahaharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms and ammunition si Mayor Espinosa at walang inirekomendang piyansa. Kailangan natin ipasok sa jail kasi yun ang order ng korte sa atin. So, yun ang mangyayari sa kanya. May warrant of arrest din ang kanyang anak na si Kerwin para sa parehong mga kaso. Now that warrant of arrest is already issued to him, so we will coordinate with the Interpol for his possible arrest doon kung saan man siya ngayon, kung nasa Malaysia pa ba siya. Dahil may warrant of arrest na, nawala na ang bisa ng pagbibigay ng protective custody kay Mayor Espinosa. Higit isang buwan ding nag-opisina sa Albuera Police Station ang alkalde. Nagpailalim siya sa kustudiya ng PNP para sa kanyang seguridad matapos makatanggap ng banta sa kanyang buhay. Once you are arrested, there must be a commitment order, and the commitment order will commit you to a regular penal establishment. In this case, the regular penal institution is the sub-provincial jail of Baybay City. Tumangging magbigay ng pahayag si Mayor Espinosa na nanatili namang normal ang sitwasyon sa Albuera. Pero hati ang reaksyon ng mga residente sa pagkaka-aresto kay Espinosa. Naawa din kami kasi mayor siya namin dito sa namin sa lungsod. Nakasala sa sibata, siyempre may dahilan, makulong rin siya. Ayon sa DILG, kapag naaresto ang mayor, automatic na vice mayor na ang tatayong mayor. Noong Hulyo 28, unang nahuli ang dalawang bodyguards ni Mayor Espinosa sa by-bust operation at nakumpiska ang 1.9 million pesos na halaga ng shabu. Agosto 3, anim ang namatay nang magkabakbakan ang mga tauhan ng mga Espinosa. Agosto 10 naman, nakuha mula sa bahay ni Mayor ang higit 11 kilo ng shabu. At noong Agosto 23, napatay sa pananambang ang abogado niya sa Tacloban City. Melanie Binco, ABS-CBN News. Umabot na sa higit 400 ng suspected dengue cases sa Dagupan City at tumataas pa raw ito. Kaya isinasagawa ang simposium laban sa dengue sa mga paaralan gaya sa Bacayao Norte Elementary School. Para maiwasan ang sakit, ipinaliwanag sa mga estudyante ang kalinisan sa sarili at tahanan. Huwag mag-imba ng mga yung may tubig, palagi maglinis. Ang tanggal gulong sa silong at bubong. Iikot po lahat po ng healthcare workers para masugpo natin ang dengue cases. Sa buong Pangasinan, umabot na ng mahigit 2,000 ang kaso ng dengue at 14 na ang namatay. Pero mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon. Sakaling tumaas pa ang mga kaso, kakailanganin ng dengue vaccine na wala pang supply ang probinsya. Sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay, patuloy ang pagsasagawa ng fogging at sinabayan din ng Provincial Health Office ang educational campaign kung paano maiiwasan ng dengue. Sa loob kasi ng 2 linggo, nakapagtala ng 30 kaso ng dengue sa barangay poblasyon. Samantala, sa loob ng 1 linggo, nakapagtala ng 3 bagong kaso ng Zika virus sa bansa. Sa kabuuan, 15 kaso na ang locally transmitted Zika virus sa bansa. Tuloy-tuloy namang isinasagawa ang pagpuksa sa mga breeding ground ng lamok, lecture sa komunidad tungkol sa Zika, larva survey, fogging at misting. Patuloy din na binabantayan ang chikungunya sa bansa. Sa kabuuan, nasa higit 3,000 na ang mga suspected chikungunya cases. Sa Region 4A, nasa higit 1,000 ang suspected cases at higit kumulang 50 ang kumpirmado rito. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Itong EDCA, it is an official document.
but it's only signed by an aide and si Gasmin. It does not bear the signature of the President of the Republic of the Philippines. Better think twice now, because I would be asking you to leave the Philippines altogether. Ito ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Amerika kaugnay ng kanilang kasunduan sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na planong ipareview ng Pangulo. Sa ilalim ng EDCA, pwedeng gamitin ng Estados Unidos ng pansamantala ang mga base militar sa Pilipinas, mag-imbak ng mga defense equipment at magtalaga ng mga tropang sundalo at personnel sa loob ng 10 taon mula 2014. Pwede ring dumaong at humimpil ang mga sasakyang panghimpapawid at pandagat ng US sa Pilipinas, bukod pa sa humanitarian assistance, military training at disaster relief na kanilang ibibigay. Nilagdaan ang EDCA ni na US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg at ni dating Defense Secretary Voltaire Gasmin noong April 2014. Ayon kay UP Assistant Professor Herman Kraft, kahit pa walang pirma ng mismong Pangulo, legal ang anumang kasunduan na pinasukan ng sinumang otorisado niyang kinatawan. Bilang ambassador, alter ego ka nung ano, ng presidente. Hindi ito usapin na sino'y nakapirma. No? Usapin ng ano'y otoridad nung nakapirma doon. Dagdag ni Kraft, bagamat dapat kumpletuhin ang natitirang 8 taong sakupan ng kasunduan, pwede namang pag-usapan ng mga partido kung isa sa kanila ay gusto nang tapusin ito. Pero kung mangyayari ito, dehado raw ang Pilipinas. Hindi pwedeng ura-urada. May isang taon ka na, ano, na transition. We can propose. May mga bagay na medyo nagbago at nalilimita kami nung, ano, nung contents ng EDCA. Unless pumayag tayo, wala silang magagawa doon. Ayon mismo sa nakaupong Foreign Affairs Secretary na si Perfecto Yasay, bagamat maaari itong gawin sa hinaharap, hindi pa kailangang i-review ang EDCA sa ngayon. Dahil kalalabas lang ng desisyon ng Korte Suprema na konstitusyonal ito. At sa kabila ng gusot, kampante ang Pentagon sa Amerika na matibay ang alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas. Jing Castañeda, ABS-CBN News. Hanggang sa ngayon, nasa state of calamity pa rin ang Batanes at ayon sa kanilang gobernadora, aabutin ng 2 hanggang 3 buwan bago sila tuluyang makabangon. Nawindang ang lalawigan sa Signal No. 5 na Bagyong Ferdy na tumama noong September 13. Sanay ang mga ibatan sa bagyo, pero di nila inasahan ang 350 kph na bilis ng hangin sabay ng malakas na ulan. Walang pinatawad ang bagyo. Winasiwas ang mga bubong ng bahay, government offices, school buildings at iba pang mga establishmento. Ang communication ho namin dito ay napakahirap. Ang talaga hong iniiyak sa akin ng mga tao, lalo na ho sa Itbayat, is construction materials. Ang problema ho kasi namin dito is yung transportation para humagdag. Kasi lahat po ng construction materials, lahat po ng pangangailangan ho namin dito ay galing pa ho sa mainland, sa Manila. So, pag wala hong barko, ay hindi ho kami nakakadala dito. Ayon sa gobernadora, hindi sila ng problema sa supply ng pagkain pagkatapos ni Bagyong Ferdy. Bukod sa mga buffer stocks ng NFA, marami ang nagparating na rin ng tulong. Hindi rin problema ang clearing operation dahil sariling sikap ang mga barangay na maisaayos ang kanilang lugar. Ang iba, pumila sa cash for work ng mga barangay para makabili ng construction materials at makabawi sa nawalang kabuhayan. Itong nalaman ko na lahat ng bagyo na pumunta sa Batanes, ito pang third na sa tanda ko na sa 53 years na ako, itong pang naramdaman ng malakas na bagyo. Pumasok sa amin sa Batanes. Na-phobia yung mga tao ngayon kasi sa lakas ng Ferdy. Isang hihingin ko kay President Duterte is yung Navy vessel para ho yung 10 tons na relief goods doon sa Manila ay maisakay namin ho doon para maipamigay namin dito sa mga constituents ko. At saka ho yung construction materials para ho makapag-umpisa na ho silang maiayos na ho nila yung ibang mga nasira.
Kahit matindi ang pagkakahagupit ng bagyo, zero casualty sa buong probinsya. Umabot na sa lagpas 700 million pesos ang pinsala ni Bagyong Ferdy. Doris Bigornia, ABS-CBN News. May mga mugshots at may mga ganitong larawan. Ang viral photo ng mga pulis na nagpapapicture kasama ang aktor na si Mark Anthony Fernandez. Binabatikos ngayon ang litrato sa social media dahil umano sa special treatment na binibigay ng mga pulis para sa dating matinee idol na inaresto noong Lunes matapos madiskubre umano ng pulis ang 1 kilong marijuana sa loob ng kanyang sasakyan sa San Fernando, Pampanga. Hindi ito nagustuhan ni PNP Chief Ronald De La Rosa. Personally ako, I don't like that picture because as law enforcers, nasa starstruck ka pa rin sa isang criminal offender. Di ba? Meaning, hinuli siya, di ba? He's a suspect. Ngayon magpa-picture ka ba doon? That's a tantamount to conduct unbecoming of a police officer. Pero naiintindihan daw niya kung bakit nagpapapicture ang mga pulis. Hindi ko gusto yung ginawa nila, but at the same time, naiintindihan ko yung kanilang pagiging dalaga, yung pagiging babae na humahanga sa artista na starstruck. Pero ako personally, yun nga, sasabi ko, naiintindihan ko yung kanilang pagiging starstruck dahil marami rin tao na starstruck sa akin. Inutos na ni De La Rosa sa PNP Internal Affairs Service na imbestigahan ang insidente. Pero yung ibang tao, lalong-lalo na yung mga ordinaryong criminal offender, para bang sabihin na there is a double standard sa policing na ginagawa natin, I still have to get their explanation. Babala ni De La Rosa sa ibang mga pulis. Ayusin ang trabaho. Paalala niya, katok at pakiusap ang ibig sabihin ng Upland Tokhang. At hindi katok at selfie. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Matinding palakpakan ng sumalubong kay Senadora Lila De Lima pagtapak niyang muli sa Commission on Human Rights. Sa harap ng mga dumalo sa Buhay at Babae Forum, nagpakawala si De Lima ng maaanghang na salita laban kay Pangulong Duterte at mga kapwa senador at kongresista. Blow after blow, blow of unmitigatedly unfair, underhanded, and out of bounds lies and attacks against my humanity and womanhood. I met a part of myself that up to this point, I didn't know existed. Yung parte ng pagko na parang walang makaalpas sa pinaka masasakit na dagok ay kinailangang maging manhid at tuod pansamantala. Sa pagtitipon, ilang ulit tinawag ni De Lima na misogynist o galit sa babae ang Pangulo at ilan pang mga katrabaho niya ngayon. I just never realized that aside from one flaming misogynist sitting in the highest echelon of power who thinks rape jokes are actually funny, let alone worthy of a president, I would also be working so closely with some of them. Giit ni De Lima, oras na para ipaglaban ng mga babae ang kanilang karapatan at dignidad. Binanatan din niya si Quezon Representative Danilo Suarez at isa pang miyembro ng Kamara. Kasunod dito ng pagmamalaki ni Suarez na pinanood umano niya ang sex video na ibinibintang kay De Lima. Yes, Representative Danilo Suarez, to answer your question, there is such a thing. Section 9, paragraph C of the Magna Carta of Women, meron pa nga dyan. Tagapagtanggol kuno ng mga kababaihan, lalo na ng mga tinaguriang comfort women. Pero yun, nagsusulong na ipa-forensic analysis kuno yung fake video. Payo ni De Lima sa mga mambabatas, sumailalim sa human rights at gender sensitivity training.
Isinabay naman na ilang grupo ng kababaihan sa pagbisita ni Senadora Leyla de Lima dito sa CHR yung paghiling nila sa komisyon na imbestigahan at nagiging estilo ng pagdinig ng mga kongresista tungkol doon sa sinasabing talamak daw na bentahan ng ilegal na droga sa Nubilibid prisons. Bago umalis sa CHR, pinasalamatan ni De Lima si Senator Richard Gordon dahil hindi na nito itinuloy ang planong ethics complaint laban sa kanya. Nagbigay din siya na reaksyon sa inihaing kaso laban sa kanya ng convict na si JV Sebastian. Sana hanggang pag-file lang ng ombudsman case na yan ang gawin niya at sana hindi siya magsisinungaling dyan sa House inquiry na yan. At sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Justice bukas, asahan na raw na patuloy na maglalabasan ang mas marami pang kasinungalingan laban sa kanya. Sharian Torres, ABS-CBN News. Kung noon pinagagawa ni Natisoy at Chinoy lover Ian Veneracion at Richard Yap sa Achy Breaky Hearts, ngayon, torn between two guwapo guys ulit si Jody Santa Maria. Makakatambal niya ang kapamilya hunks, JC De Vera at Joseph Marco sa pelikulang Dear Other Self. Ako yung magbibigay na excitement dun sa life ni Jody. Ako yung maglalabas sa kanya dun sa comfort zone niya. Ako naman dito yung good boy, yung taong magmamahal sa kanya at laging susuporta sa kanya. Basta, ang isa lang ang alam ko na marami silang matututunan tsaka kikiligin sila. Biro kay Jody, pabata ng pabata ang kanyang mga kapareha. Nakakatawa, lakas din makabata. Baka mami 12 years old na si Nash Aguas na. In real life kaya, ano ang mas pipiliing partner ni Jody? Exciting and adventurous o stable at secure? Hindi naman pwedeng puro excitement and adventure, pero wala namang stability and security. Hindi naman pwedeng puro stability and security, tapos boring naman. So parang feeling ko importante din na may balance. Nausisa naman ang love life ng aktres. Kasunod ito ng post ni Jody kung saan nagpapasalamat siya sa mga bulaklak mula kay Cavite Vice Governor Jolo Revilla. Sa post naman ni Jolo, kinongratulate niya si Jody at tinawag pa na love of his life. Noong Hunyo, umamin ang dalawa na hiwalay na sila. Ayaw nang magbigay ng detalye ng aktres sa kanyang love life. Pero nang kamustahin ang kanyang puso, balanse. Are you happy? Yeah. I am happy. Sa ngayon, excited si Jody sa bagong romantic comedy project at sa International Emmy Awards kung saan nominado siya bilang Best Actress. Dinugot ang kanang mata, pinaso ang baba at may hiwa sa kanang binti. Ito ang sinapit ng 26 anyos na si Joseph General na natagpo ang patay sa may kanto ng 5th Avenue at C3 sa Caloocan City madaling araw noong September 26. Nakagapos ng packing tape ang mga kamay niya at pinagbabaril pa ng dalawang nakamotorsiklo. Hindi matanggap ng kapatid ni Joseph ang sinapit nito. Ayon sa kanya, noong gabi bago natagpo ang patay si Joseph, tinulungan pa nito ang kaibigang si Edmund Malyo, alias Momong, na may nakaaway umanong asset ng pulis. Itong brother ko, pumasok sa gulo ng kaibigan niya. Sa isang eskinita sa may monumento, umano dinampot si Joseph. Apat na lalaki na naka-civilian lang naman yung kumuha sa kanya. Then ang nagpakilala daw po, pulis sila, pulis Caloocan. Ilang minuto bago natagpo ang patay si Joseph, nakunan pa ng CCTV ang kaibigan niyang si Momong na pinababa ng inang kasanyang motorsiklo sa 10th Avenue at binaril sa ulo. Inilapit na ng Pamilya General sa Commission on Human Rights ang kaso ni Joseph. In this case, sa kanyang pagsasalaysay, meron ding torture na nangyari. Pero hindi po natin alam yan kung hindi natin ma-examine yung body. Batay sa datos ng CHR mula noong Mayo 10 hanggang September 11, 2016, nasa 251 kaso ng umano'y extrajudicial killings ang kanilang natatanggap. Pero ang nakakabahala po, sa napakaliit
o napakaikling panahon, napakarami pong napapatay. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga opisyal ng Caloocan City Police. Tiniyak nilang iniimbestigahan na nila ang pagkamatay ni na Joseph at Momong. Jack Batallones, ABS-CBN News. Hindi naman parang ubusin isang araw. Kumbaga pang matagalan po yan. Parang si Grillo, siguro po mga isang taon kalahati na po yan. Alam ko po, yun yung pangontra sa cancer. Yung dala ko po ng araw na yun, ounce lang po. Nung hinuhuli po ako, biglang may nakita ko po, pinatong po sa kotse ko. Ito ang magkaibang pahayag ni Mark Anthony Fernandez mula nang mahuli at makuna na 1 kilo ng marijuana sa kanyang sasakyan sa San Fernando Lunes ng gabi. Nakaposa si Mark nang iniharap ng PNP sa media conference kahapon. Yung sigarilyo po, di ba mas mataas po ang nicotine? Yung marijuana nga po, sa pagkakaalam ko po, hindi po nakaka-addict talaga po yun eh. Sinabihan po ang mama ko at saka ako po ng doktor ko po na pwede po kami mag-use ng marijuana. Alam mo, dapat pati yung doktor mo mapailan ng kaso because of illegal prescription, because use of marijuana is illegal. Dismayado ngayon ang madrasa ng aktor na si Lona Tolentino. Base sa pakikipag-usap niya sa kanilang mga abogado, posibleng may naging paglabag sa karapatang pantao ng aktor. Wala raw kasing abogado sa tabi ni Mark para gumabay sa kanyang mga pahayag. Ito rin ang paniniwala ng talent manager ng yumaong Rudy Fernandez na si Lolit Solis na lumong-lumo sa kinasadlakan ni Mark. Giit naman ang producer na si Marichu Maceda. Alam ko na hihingi ng pagkakataon na pantay-pantay ang trato sa lahat. I agree. Pero para sa akin, merong konsiderasyon na dapat ibigay sa mga artist ng ito. Magkamali ka minsan, sisirain mo na ang karir ng isang tao. Magkaroon mo lang ng konti respeto lang. Tumayong abogada ni Mark kahapon, si Attorney Sylvia Flores sa inquest. I'm sorry, we have no comment for the while. Pero ayon kay Flores, hindi siya naabisuhan dumalo sa presscon. Nanlumo naman si Boy Abunda at iba pang talent manager sa sinapit ni Mark. Malungkot, siyempre. Mark is very close to me. Inaanak ko si Mark eh. Oh, I'd like to find out the story. Nais kong malaman kung anong pinanggagalingan nito. Kinakatigan ni Solis ang legal defense ni Mark na gumagamit siya ng marijuana para sa kanyang medical condition na arthritis at anxiety problem, bunsod ng trauma sa pagkamatay ng ama dahil sa cancer. Bago nga po sa pabilin ng buhay ng tatay ko, sinabi niya sa akin na pwede po akong magdamo. Labis na maikinalungkot ng haligi ng industriya na si Eddie Garcia ang sitwasyon ngayon sa showbiz. May narinig ako pero hindi ko alam kung sino eh. Before, halimbawa sila mahuli, umaimbestigahan, tumigil na. Sa Facebook post, sinabi naman ni Robin Padilla na nakahinga siya ng maluwag at nagpapasalamat sa makataong paghuli sa pamangkin niya si Mark ng Angeles City PNP at PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Sinabi niyang hindi siya mapapatawad ng pinsang si Daboy kung may nangyaring masama sa aktor. Sa gitna ng krisis sa pamilya, panay ang post ni Rap Fernandez ng mga larawan nilang pamilya. Nakasedative pa hanggang ngayon si Alma Moreno matapos ma-high blood dahil sa sinapit ng anak. Ayon sa tagapagsalita niyang si Pete Santos, pinayuhan din si Alma na huwag munang bisitahin si Mark para hindi pagpiestahan ng media. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Minsang tinawag ng mga political analyst na team of rivals ang gabinete ni Pangulong Duterte. Pinagsama-sama niya kasi sa gabinete ang mga personalidad na galing sa mga magkakaribal na grupo. Mag-iisandang araw na ang panunungkulan nila pero puna na maraming kongresista, may mga cabinet member na hindi napapatupad ang mga sinasabi ng Pangulo. Ilan sa mga pinuna ng minority congressman ang kalihim ng Department of Finance at ang comprehensive tax reform proposal nila. Ang kalihim ng Department of Transportation na napatikos dahil sa hinihing emergency powers at sa mga opisyal na may kaugnayan sa malalaking kumpanya. At ang kalihim ng DOH na paiba-iba ang mga polisiya. Tingin nila watak-watak ang gabinete. It seems that the cabinet secretaries are given much leeway to implement their respective policies. In the long run, this can impede the achievement of their end goal due to lack of cohesion.
Kahapon sinitana ng Makabayan Block na kakampi ng Pangulo ang DFA dahil sa paiba-ibang pahayag sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika, pati na rin ang NEDA sa isyu ng land use conversion, gayon din ang mga budget cuts sa mga ahensya ng edukasyon at kalusugan. There are a lot of progressive statements na pinapalabas si Presidente Duterte. However, some of his secretaries are contradicting these statements. Ako tingin ko, nagpe-play out lang yung mga contradictions na nandun sa kanyang kabinete. Sabi naman ni Suarez, masyadong umaasa ang Pangulo sa kanyang gabinete na hindi naman siguradong sinusunod ang lahat ng gusto niya. Yung paradigm niya is yung trade, taxation, agri, food supply, security, employment, education, health, other matters, kayo nang bahala dyan. Thinking that, believing as well that he pick up the right people for those very sensitive positions. But he also has to pay attention to his secretaries and should not completely trust that his secretaries are doing their jobs. Kasi marami talagang mga departamento na may kakulangan. Dati nang sinabi ng isang political expert na bagamat kontrobersyal ang bibig ng Pangulo, magkakaproblema siya talaga pag hindi niya nagawa ang mga pinangako niya. What he says in camera, he's right. It may have less impact on his legitimacy than the actual performance of the administration. If the administration fails to perform, that will be the crucial factor that will lead to decline of his political capital. Bago nito, sinitana ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang Transportation Department dahil sa mga problema sa traffic at railway na hanggang ngayon wala pa rin solusyon. Masugid na kaalyado ng Pangulo si Alvarez at patunay ito na hindi lang oposisyon ang nakakapuna sa trabaho ng administrasyon. RG Cruz, ABS-CBN News. Umiiyak si Maricho Villar habang ikinwento ang kanyang sinapit bilang domestic helper sa Qatar. Sa loob ng 2 taon, minaltrato o mano siya ng among babae. Sa litratong kuha ng kanyang kamag-anak pagdating niya ng bansa noong Setyembre at 30, puno ng mga pasa at paso ang kanyang katawan. Binuhusan ng kumukulong tubig ang kanyang mga paa at binti. Pinaso ng plancha ang kanyang likod, dibdib at mukha. Nagkapeklat ang kanyang mga labi nang sipain ng umano amo ang kanyang mukha. Hinampas din daw siya ng mga matitigas na bagay sa ulo. May peklat din ang kanyang kaliwang braso matapos laslasin ng amo gamit ang kutsilyo. Ayon kay Marichu, hindi niya inaasahan na mamaltratuhin siya ng amo. Iniintindi daw niya noong una ang amo dahil buntis. Pero nang manganak, mas lumala pa ang pananakit sa kanya. Single parent si Marichu na nagtatrabaho sa ibang bansa para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Tiniis niya ang pagmamaltrato hanggang matapos ang kontrata noong nakarang buwan para matulungan ang pamilya. Nananawagan si Marichu kay Pangulong Rodrigo Duterte para mabigyan ng hustisya ang kanyang sinapit. Inihahanda na ng Overseas Workers Welfare Administration ang medical assistance, disability benefits at skills for education scholarship program para kay Marichu. Member itong OFW natin, active member ng OWA. So she is entitled to all the benefits and services that we provided for. We will pursue the case doon sa Qatar. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling si Marichu sa Digos Provincial Hospital. Rod Ray Salas, ABS-CBN News, Davao. Marami pa ring dumaragsa sa labas ng Station 6 ng Angeles City PNP kung saan nakakulong ang aktor na si Mark Anthony Fernandez. Pero hanggang sa labas lang sila ng police station dahil mahigpit ang seguridad. Tanging bisita lang ng aktor kanina ang kanyang mga abogado. Dumepensa ang kanyang abogado sa mga batikos na pinayagang ipresent sa media si Mark Anthony kahit wala sila. Hindi ko nga alam kaya hindi ako makapag-comment. Bago ang press con kahapon, hinanap pa ng pulis ang abogado ng aktor.
Ang pagkakaalam ko, everyone is notified, pati yung media and the lawyer. Tinanong ko pa nga nun, nasa opisina ako na kung nasaan yung lawyer. Sa resultang inilabas ng PNP Crime Lab kahapon, nagpositibo sa marijuana si Mark Anthony, pero negatibo sa shabu. Non-bailable ang kaso. Nag-viral naman sa social media ang litrato ng mga babaeng pulis at iba pang alagad ng batas na nagpa-picture kay Mark Anthony habang isinasa ilalim siya sa booking. Umani ito ng kaliwat kanang batikos mula sa netizens. Depensa ng hepe, nadala lang ang mga tao niya. Para sa akin, souvenir lang yun, pero siyempre artista. Ayon sa PNP, wala silang nakikitang mali, pero inabisuhan sila na maging maingat sa pagpapalitrato. Hindi lang ang pagkakahuli kay Mark Anthony ang issue ng problema sa droga sa Pampanga. Noong isang linggo, may nakumpiska rin 28 kilo ng marijuana sa isang checkpoint sa Angeles City. Bukod pa riyan, ang ilang mga shabulab na nadiskubre ng mga pulis sa kanilang mga operasyon. Racy Rutaw, ABS-CBN News, Pampanga. Dito natatapon ang pera ng ekonomiya ng mga manggagawa. Kung ibabase sa pag-aaral ng Japan International Corporation, 2.4 billion ang nasasayang dahil sa trapiko kada araw, katumbas ng higit 3,000 sako ng bigas o halos 7 taong supply ng sako ng bigas ng isang pamilya. Kaya isa sa nagiging tanong din ngayon sa mga aplikante, gaano kalayo ang tinitirhan mo sa trabaho? So isa yun sa mga kinukonsidera namin. Maliban sa trapiko, maliban sa distansya, kinukonsider natin yung expense, ang gastos ng empleyado papunta sa opisina. Para kay Julie na nagtatrabaho bilang sekretarya sa Taguig na bumabiyahe ng 3 oras pa mula Valenzuela, panahon, pera at pagod ang nabubuhos sa pagkocommute pa lang. Ilang years na rin ako dito. Ganun, parang ganun palagi. Ito ang isa sa malaking hamon para sa bagong administrasyon. Dinidinig pa sa Kongreso at Senado ang hiling na emergency powers na layong pabilisin ang pagsasayo sa buhol-buhol na problema sa trapiko at transportasyon. I want to be kind, pero kulang. Pero meron naman kayong pwedeng gawin na hindi rin yung kailangan ng emergency powers. Pero malaki ang tiwala ng tulad ni Julie na gaganda ang buhay ng tulad niyang manggagawa sa ilalim ng pamumuno ni President Rodrigo Duterte. Halos lahat kasi ng nabanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang unang State of the Nation address, ramdam sa kalamnan. We will achieve this through prudent fiscal and monetary policies. Nariyan ang pagpapatigil sa endo ng dole. Reforma sa tax na gumugulong na ngayon sa Kongreso, pagtatanggal o pag-iimbestiga ng mga korupt sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga na-special mention ng Pangulo. Bumilis din ang transaksyon sa pagkuha ng lisensya sa LTO. Mula sa kalahating araw, naging halos kalahating oras na lang. Kasama na rin dito ang inanunsyong pagpapahaba ng validity ng lisensya ng 5 taon at ang 10 taon naman sa pasaporte. Nangako magiging transparent at malalapitan ng gobyerno, kaya na italaga agad ang hotline 888 at 911. Pinirmahan na rin ang executive order para sa freedom of information na matagal nang nabinbin sa nagdaang administrasyon. Pero may pag-aalinlangan pa rin sa mga provision nito. Mas maganda sana kung i-institutionalize nila ito sa pamamagitan ng isang batas na hindi naman sobrang dami yung exceptions, right? Kundi baliwala rin na may FOI ka. Bukod pa rito, ipinagpatuloy din ang programang 4Ps. Umusad na rin ang mailap na peace talks. May political will ang Duterte administration na hindi nakita sa ibang nagdaang administrasyon ayon sa ilang eksperto. Pero dapat mas pagtuunan ng pansin ang iba pang aspeto. Kailangan ng stable and not so costly energy para sa ating mga industriya. Isa na dyan yung transportation infrastructure natin. No, pagka nagkaroon ng mas magandang kinabukasan ang mga Pilipino, yun na rin ang papatay sa demand ng drugs. Napakahalaga na yung zeal, yung forcefulness ng anti-drugs campaign ay kumalat dun sa mga iba-ibang mga reforma. Hindi sapat ang 100 days, obviously, para umpisahan lahat yan.
Pero para naman sa isang political analyst, sa naging tono at timpla ng pamumuno ni President Duterte, sa loob pa lang ng unang 100 araw nito, nakikita niyang posibleng magdusa ang ekonomiya, lalo na at may pagatubili na ang mga foreign investor na pumasok sa bansa ayon sa isang pag-aaral. Naging malaki rin ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Tayo ay nasa isang napaka-delikadong sitwasyon bilang isang bansa at kung hindi natin maagapan yung mga cracks, yung mga bitak na nakikita natin ngayon, ay malamang ay hahantong tayo sa isang krisis at mararamdaman ng taong bayan yung hirap. Sabi ng ilang mga eksperto, ang estado ng daloy ng trapiko ay sumasalamin sa ekonomiya ng isang bansa. Umaasa lalo na ang mga manggagawa na sa bagong gobyerno ay usad na ang kalidad ng buhay nila sa mistulang pagkakaipit sa trapiko. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Muling bumalik sa NBI Death Investigation Division ang mga kaanak ni Mark Culata at ang chairman ng kanilang barangay. Nagsalaysay si Chairman Noel Tahaw na sa kanila ang CCTV kung saan nakitang naharang si Mark Culata ng Tanza Police sa isang checkpoint noong gabi ng September 8. Kinabukasan, natagpuan na lang ang dugo ang bangkay ni Mark. Mag-iisang buwan na, pero wala pa rin binibigay na paliwanag ang Tanza Police. Sana po kung wala talaga kayong tinatago sa amin, kung gusto nyo talaga din malinis yung mga kapulisan, ibigay nyo lang din po sana yung mga hinihiling din ng NBI. Ayon sa NBI, 2 request ang pinadala nila sa Tanza Police at sa Camp Crame para mabigyan sila ng kopya ng mga spot report. Pero wala pa rin sila nakukuhang sagot. Nagmagput na ang NBI sa Tanza Police noong isang linggo, hindi rin humarap ang mga iniimbestigahan na pulis. Kaya ngayon, ipapasapina na sila ng NBI. Kung sakali hindi sila dumating, then we will call the attention of the provincial director. Ayon sa pamilya, nagulat sila nang biglang dumating ang Cavite Police sa kanilang bahay matapos mapag-usapan sa Senado ang kanilang kaso. Pinapipirma raw sila ng complaint form na gusto nilang magpaimbestiga. Bakit ka pa magtitiwala sa police kung pinagtatakban din nila yung sarili nilang kabaro? Ayon naman kay Chief PNP Ronald De La Rosa, inaaksyonan na nila ang kaso. Ang nangyari sa doon sa Cavite, di ba? Kansa na isang seaman. Kahapon ko nga lang nalaman yun . Sa kung hindi pinakita sa akin sa amin doon ni Senator Trillanes, hindi ko malaman. Pero yun nga, lumalabas rin naman na mayroong ibang motibo. Ongoing ang investigation. Okay. Hindi natin papabayaan yan. Sa Lunes, pinapatawag sa NBI ang 4 na sangkot na Tanza Police at ang kanilang hepe. Nico Bawa, ABS-CBN News. Bukang bibig ng Pangulong Digong ang mga banat laban sa UN at EU. I am inviting the rapporteur Ban Ki-moon, the EU, their lawyers, to come here and investigate me. Pero si Vice President Leni walang problema sa mga international organizations. Imbitado pa niya sila sa Partnership Against Poverty Summit na gaganapin sa susunod na linggo. They already confirmed attendance. Kabahagi sila sa pag-frame ng ating programa. Kaya marami po yung UNICEF, World Food Program, UNDP, European Union, World Bank, ADB, actually lahat sila nag-participate and they will still be participating sa October 10. Ang mga hinaing ng mahihirap na dinalaw ng Vice Presidente sa mga nagdaang buwan ay idudulog sa mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, pribadong organisasyon at international organizations para mahanapan ng epektibong tulong. Imbitado ang Pangulong Digong pero nagpasabi na siyang di makakadalo. He will be represented by somebody from the, parang yung Assistant Secretary Gloria Humamil will represent her. I will represent him.
Aminado ang bise na nababahala din siya pag nagpapawala ng banat ang Pangulong Duterte laban sa ibang bansa at international organizations. Di naman daw pwedeng baliwalain na lang ang ugnayan ng Pilipinas at ilang bansa at lalong pwede naman na magparami ng kaibigan. Tingin ko hindi naman mutually exclusive yung friendship with the US at friendship with China. Pwede namang kaibigan natin in China, na kaibigan pa din natin yung US, who has been there for us all these years. Pwede namang kaibigan natin yung Russia, na kaibigan pa din natin yung sabihin natin European Union. Sang-ayon si Vice President Leni sa mga payo na mas mainam kung magdahan-dahan ng Pangulo sa pagbibitiw ng salita. Hindi pa naman humingi ng advice, pero pag sakaling dumating yung oras na yun, ganun din yung sasabihin ko, sana hindi ganun yung pananalita. At ang pag-iingat sa salita ay hindi lang para sa Pangulo, kundi para sa lahat na katulad nilang taong gobyerno. George Carino, ABS-CBN News.